May nabili nga pala akong second hand na motor, grabe kong maglambeng. Yung tipong parang may nebulizer sa loob ng tambutso. Literal na horror story nga pala kasi pagbukas ko ng crankcase nakakatakot, may sape. At may tagas din ng langis na hindi mo alam kung saan nang gagaling. Ito nga pala yung nabili kong second hand na Yamaha Pino. Plano ko sana tong gawing project bike. Noong isang araw nga lang na-discover ko yung pinakaunang issue nito. Yung langis niya sa gearings tsaka tubig naghalo kaya naging kulay gray yung kulay ng oil. Kaya naman kahit wala sa plano na baklasin yung gearings nito, binuksan ko para makasigurado. Nang nabuksan ko na nga to, buenas pa rin kasi walang tinamaan lalo sa mga bearing nito. Medyo hindi nga pala maalaga yung may-ari nito kaya yung checklist ko sa mga papalitan nito humaba talaga. Daming pino. Kasi naka-open lang tong breather niya eh. Kaya kung ano-ano na yung pumasok na dumidim dito. Mabuti na nga lang, eto lang yung gastos natin para rito. Gasket lang para dito sa cover ng gearings niya. Bale, hindi nga pala ako mekaniko pero nakaintindi tayo sa mga minor troubleshooting. Kagaya nitong ginagawa ko, basic lang naman, kaya nyo rin gawin. Kargado nga pala tong pino na to pero naka-stock gearings. Napaisip ako kung mag-upgrade ako pero wag na lang kasi marami pa akong bibilhing pesa nito. At dali-dali ko na nga kinabit yung gasket nito kasi para hindi ako hapunin. Marami pa kasi akong i-check bukod dito. Bale, nagdadalawang isip nga pala ako na bilhin to kasi sabi ng tindera pang salty tsaka sa sporty pero naalala ko parehas lang ng makina ng pino. At habang kinakabit ko nga yung allen bolts ng gearing, meron akong kakaibang napansin sa crankcase nito. Siguro nabasagan ng crankcase yung dating may-ari nito kaya ang naging solusyon niya pinasapian niya na lang. At dahil nga naka-lighten crankcase to, napilitan akong bumili ng bagong cover kahit second hand lang basta mapapakinabangan. Bali, nagko-control nga pala ako sa budget ko kasi marami pa akong papalitan dito. Yung tipong gusto ko halos hindi na to makikilala sa bago niyang itsura. Marami na nga rin pala akong nabiling pyesa pamalit dito kaya lang hindi ko pa masalpak. Inuuna ko kasi yung maintenance. Saka ako na lang ikakabit yung mga accessories pag maayos na yung makina. Nahulog pa nga yung allen bolt sa loob ng crankcase. Buti na lang magnetic yung screwdriver natin. At syempre nagpalit na nga rin pala ako ng gear oil. Tapos isusunod natin dyan, magche-change oil na rin tayo. Iwas change oil. Ito nga pala yung gamit ko pag nagche-change oil. Improvised na racing embudo. Tapos speed metal yung gamit kong langis. Proven and tested ko na nga pala tong langis na to. Galing sa Taiwan, kahit sobrang haba ng biyahe, hindi nagbabawas. Akala ko nga pala, dito na nagtatapos yung pagme-maintenance ko rito, magsisimula pa lang pala. Pas nga isang araw habang nagkakape ako sa umaga, nakita ko na lang yung ilalim ng pino, puro tagas ng langis. At pagtingin ko nga sa drain bolt, nakita ko dito nang gagaling yung tulo. Bali, yung hinala ko ng issue nito dun sa may sape, siguro may crack to papunta dun sa may drain bolt, kaya kahit panong higpit may tumutulo. Kaya para ma-check, kailangan tanggalin ko yung drain bolt, patuloyin ko muna yung langis, ibabalik na lang natin. So, i-drain muna natin langis nito para makita natin kung meron nga bang crack dito sa salpakan itong drain plug kasi kusa siyang natulo eh. Tingin ko may kinalaman yung sapi nito dito. Baka may crack din. So, check natin yan. Pero, ibababa lang muna natin langis. So, ayan, ibaba na natin langis. Konting tulak lang para masilip natin kung anong problema. Wala naman. Ay! Ito ba. Baklasin natin itong copper gasket. Ayan. So, hindi ko naman nakikita na may crack, kaya lang bakit kaya natulo, no? Bale, ayun yung loob ng thread eh. Parang wala namang crack, pero hindi ko alam kung bakit natulo siya. At habang sinisilip nga natin kung bakit natulo sa ilalim ng drain plug, sakto-sakto dumating yung delivery ng center stand. Size 70 na nga pala ipapalit natin dito kasi naka-17 tayo ng rim. Tapos yung ehe niya, stainless na rin para iwas stack up. Ganito nga pala ang diskarte ko sa pagkakabit ng spring na center stand. Kuha lang kayo ng screw tapos pwersahin niyo sa dulo. Nang nasilip na nga pala natin drain plug, in-start ko na para masubukan natin kung meron pa rin leak. Ilang segundo pa nga lang nakakalipas nang in-start ko to, dito talagang naglambing tong motor na to. Nagulat ako, nag-uusok siya tapos kulay puti pa. Bali, nang ni-road test ko nga pala to kahapon, wala namang lumalabas na uso kaya nagtataka ako ngayon. Napaisip na lang ako, siguro ganun talaga pag sayo inabutan. Ito pala, kaya siguro siya nagli-leak dahil dito sa copper washer na to. Kasi hindi na to kailangan ng copper washer tong drain bolt engine niya. Kaya kapag ka nilalagay ito, siguro hindi sumasagad yung ehe nitong bolt sa pinakadulo kaya nagli-leak.
So ito lang pala yung salarin, kaya tumutulo siya rito sa engine bolt niya. Hindi kagaya dito sa ano, sa oil ng gear oil, kailangan talaga lagyan ito para hindi mag-leak. So dito wala, okay na tayo dito. So bali yung naging problema lang nito ngayon, sa atin siya inabutan ng pag-uusok. Pero sana piston ring lang. Pero kung may tama yung block tsaka piston ring, papalitan na natin para diretso refresh na rin siya, right? At dahil medyo napahaba itong video natin, itutuloy na lang uli natin DIY natin bukas. Abangan nyo, maraming salamat!